tayo dumako sa ating group dynamics and prayer and intercession, ay tutungo muna tayo sa ating pong pagpapatuloy ng ating series teaching about spiritual growth. How many of you were here last Thursday? Tuesday pala. Sorry. Kada ko Thursday yon. Nandito kayo noong nakaraang Webes. Taas ang kamay. Ano ang ating tinalakay last Tuesday? Ano po ating pinag-usapan last Tuesday? Yung iba, yung bihirang sumagot. Sino yon? Yung nandito nung last Tuesday, nagkalimutan na po ba ng ating pinag-uusapan? Spiritual growth yan. Di ba? Ang ating pinag-uusapan noon ay three levels of spiritual growth. Nilarawan ang spiritual na buhay natin ay katulad sa paglago ng isang tao na lahat ay nagsisimula sa kapanganakan. Tapos hanggang siya ay nagiging isang sanggol ng maisilang, and then from sanggol, lumalago din siya, nagiging isang children. Tapos, pumapasok sa kanyang adolescence, di ba? Nagiging isang binata at dalaga hanggang sa pumapasok sa adulthood. At ang huling kakahantungan ay siya ay maging isang magulang. Naintindihan niyo po? Yun po ang tinatawag nating spiritual growth. Ano yung tatlong level na yun bago tayo dumako sa pagsa natin tatalakayin ngayon? Mukhang ngayon lang ata ninyo i-reviewin yun. No? Ano yung three levels of spiritual growth? Mukhang nagkakalimutan. Si Hannah lang ba ang nakakaalala? Ano yung tatlong level o baitang ng spiritual growth? Diba? Ano yung number one na growth? Little children. Lumago siya sa pagiging little children. Nagsimula siya na siya'y maisilang sa pamagitan ng pagkilala kay Kristo. Naging infant. And then, siyempre, hindi naman manatili kang sanggol hanggang sa ikaw ay maging bata na lumalakad, tumatakbo, naglalaro. Di ba? Tapos yung batang yun, nagdalaga at nagbinata na. Ano yung ikalawang growth nun? Young man. Ano yung ikatlong growth naman? Sino dati noon ay binata at dalaga ka, ngayon ay nanay at tatay ka na? Di ba? Yun yung pagiging spiritual parents in the Lord. Nasa anong talata ang ginamit natin sa three levels of spiritual growth? Tinuro ko yan nung ako ay nasa Amerika kasi yun ang team nila about spiritual growth. Na-discuss ko yan doon sa isang church doon na ako ay naimbitahan sa church nila, Brother Erning Baterina. Kasi spiritual growth yung team nila. At ang aking daw ay expound doon nasa Pilipinas pa lang ako ay 1 John chapter 2 verse 12 to 14. Kaya yung tinuro ko sa kanila, yun din yung ibinababa ko sa inyo. Kaya lang, English nga lang, talagang dumudugo ang aking ilong doon. Dahil siyempre, kahit yung iba ay Pilipino, doon na isinilang, doon na lumaki, kaya hindi makaintindi ng Tagalog. Kaya kailangan mag-English ka. Maskin yung mga senior citizen na Pilipino doon, doon na rin lumaki, hindi ka na mauunawaan mag-Tagalog. No? Kaya mapipilitan talagang mag-English. Pero ngayon, sa awa ng Diyos, wala naman ditong foreigner, kaya tayo ay natagta-Tagalog. Okay? So, yun ang three levels ng spiritual growth. Ngayon, alam nyo po, napakahalaga niyang spiritual growth na yan. Maaring, sa paningin mo, hindi mahalaga yan sa buhay mo. Pero yan po ay napaka-importante. Dahil yung pinakadulo na atin pong pinag-usapan, yung 2 Peter chapter 1, verse 5 hanggang verse 11, yung pong pag-end ko doon sa tinalakay last Tuesday, na ito palang growth na ating nararanasan,
ay pagpapatibay sa kaligtasan tinanggap natin. Kasi yan ay pagpapatunay na nasave ka. Kasi pag hindi ka nag-grow, question mark yung iyong salvation dyan. Kaya nga tayo pinapalago sa kaligtasan. Sabi nga, di ba, desire pure spiritual milk so that you may grow up in your salvation. So hindi dapat ligtas ka lang, tinanggap mo si Christ. Kailangan patunayan mo na save ka sa pamamagitan ng paglago na naranasan mo. At pagdating dito sa verse 11, tatanggapin tayo na parang pong isang taong nagwagi mula sa isang Olympic Games. Ganun po magkakagulo sa langit pagpasok mo doon sa heaven. Kilalang, dito ka palang sa lupa, ay kilalang kilala ka na sa heaven. Magugulat ka, kilala ka ng mga matay na nandoon, mga saints na naroon. Kasi you will receive a rich entrance, ang sabi. Tatanggap ka ng isang napakayamang pagtanggap ng mga tao sa langit at maging lalo na ang ating Diyos. Kung ikaw ay mag-grow. Kaya kung hindi ka interesado sa pag-grow mo, malungkot sa heaven. Nalulungkot sa heaven kasi hindi ka interesado doon na lumago eh. Ang interest ka lang, maligtas ka, period. Pero yung mag-grow ka, maaaring hindi ka interesado, pero ang nasa taas, interesado. Kaya ang daming regrets pagdating sa heaven ng marami sa atin. Sayang, sana pala nag-grow ako. Diba? Kasi hindi ako pinapansin dito sa heaven, pumasok ako, wala malang bumabati sa akin. Ang bumati lang yung mga mahal mo sa buhay na nauna sa'yo na nasa langit. Pero the rest, dinadaanan ka lang. Tapos pinapanood mo yung ibang kapatiran mo sa Panginoon, kilalang kilala. Diba? Binabati ni Abraham, Isaac, and Jacob, maging ni David. Binabati ni Apostle Paul, nila Apostle Peter. Eh ikaw, tapos baaling sa heaven, tinatanong pa ang pangalan mo, what's your name? Hindi ka kilala. Samantalang yung iba, hindi naman nagpapakilala, alam na kung sino siya. No? Yan po. Yan po kapatid, ay napakalagang bagay ang spiritual growth. Kaya tinuro yan sa Bible eh, na kailangan tayong lumago sa atin pong spiritual na buhay. Ngayon, ang ating pag-uusapan naman ngayon is about 5 enemies of spiritual growth. Five enemies of spiritual growth ang atin pong paksa. At dito po, sa paksang ito, ay gusto ko pong sabihin sa inyo na meron pong isang creation na ayaw na ayaw niyang lumago tayo. Yan ang nag-aalis ng desire sa puso mo. Bumubulong sa iyo na kumaari wag mong pansinin ang topic na tinatalakay natin. Huwag kang maging interesado diyan. Tuwang-tuwa si Satan pag nakalimutan mo yung paksa. Bakit? Kasi ayaw na ayaw ni Satan mag-grow ka. Si John Anosike, isa po itong prophetic teacher anointed ng lingkod ng Diyos, ay nagsabi, demonic rulers are spirits appointed of the devil to war against your success and financial establishment to frustrate your dreams and purpose on earth. So, alam niyo po ba, kapatid, may magandang plano ang Diyos sa buhay natin. Gusto ng Diyos, maging matagumpay tayo. Hindi lamang po earthly success ang tinutukoy dyan. Maging successful tayo even sa atin pong spiritual na pamumuhay. At maging maganda ang pananalapi ng ating buhay. Gusto ng Diyos, umunlad tayo. Hindi pangarap ng Diyos sa atin na tayo'y lagi nangungutang at lagi tayong walang pera. Gusto ng Lord ay maging matatag ang ating pananalapi. At gusto ng Diyos na yung mga pangarap niya na nilalagay sa puso natin ay mangyari, maging ang layunin niya
sa buhay ng bawat isa sa atin. Ngunit sino yung humahadlang ng mga ito? Sino yung nagpa-frustrate sa atin para wag mangyari yung purpose, yung dreams ni God para sa atin? Ang sabi rito, meron daw po na mga demonic rulers na inappoint o pinili ni Satanas para biguin ka sa mga bagay na iyong ginagawa dito sa lupa. At lalo na kung material na bagay ay masyadong hindi pa gaanong pinapansin ni Satan yan. Kaya may mga maraming tao, bagamat hindi maayos ang buhay, yumayaman. Bakit parang hindi pinaparstrate ni Satan yung mga taong yun? Hindi ayos ang buhay, pero pinapayaman. May mga Christians, hindi naman ganoong kakomited, pero maayos ang pinansyal. Di ba? Pero ang ayaw na ayaw ni Satan sa lahat ay yung spiritual mong buhay ay lumago ka doon. Doon ka yumaman sa larangang spiritual. Yun ang ayaw na ayaw ng kaaway. Dahil gusto niya, ikaw ay mabigo sa paglago mo sa spiritual mong buhay. Dahil si Satan ay nag-exist, hindi lamang po para i-frustrate o biguin tayo sa mga physical at material na mga magandang pangako ng Diyos, lalo na sa larangang espiritual ng ating buhay, and particularly yung paglago po natin sa atin pong espiritual na pamumuhay. Gustong gusto ni Satan manatili tayong little children. Palalaguin ka niya mula sa pagiging sanggol, kaya lang hanggang doon ka lang sa level 1. Ayaw niya na ikaw ay maging binata at maging dalaga spiritually. Manatili kang sanggol. At lalo na ayaw ni Satan, tumuntong ka sa pagiging magulang. Dahil ikaw ay manganganak ng mga spiritual children. Eh ayaw ni Satan yun. Aagawin mo yung mga tao sa kamay niya. Yun ang ayaw ni Satan yun. Na yung mga taong alam niya na mapupunta sa impyerno, eh mawawala pa sa kanya. Pag binasa ho ninyo yung Book of Revelation, alam na ninyo ang kapalaran ni Satanas. Si Satanas ay iahagis sa dagat-dagatang apoy. Doon po siya pahihirapan araw at gabi kasama ng Antichrist at ang bulaang propeta. Nakasulat na sa Bible ang destiny ni Satan. And Satan knew his destiny. Kaya lang, dahil alam niya yun, hindi siya papayag siya lang ang mapunta doon sa dagat-dagatang apoy. Gusto niya rin lahat ng mga nilikha ng Diyos ay mapunta doon na kasama niya. Kaya ayaw niya magamit ka, ayaw ni Lord na tumuntong ka sa parental stage ng iyong Christian life na mag-aalaga ka ng mga taong nakakilala sa kanya. Ayaw na ayaw yun ni Satan. Gusto ni Satan pabayaan ang mga taong iyan na walang mag-alaga sa kanila. Yun po ang pangarap ni Satan. Kaya dito, ayaw niyang lumago ang isang mananampalataya. Kaya ano po ang mga enemies na ito ng spiritual growth? Remember, the devil is attacking your spiritual growth. Tandaan mo yan. Whenever na ikaw ay nahahadlangan, hindi tao ang humahadlang sa iyo. Huwag mong sisisihin ang iyong primary leader or cell leader kung bakit hindi ka lumalago. Huwag mong sisisihin ang close friend mo, siya ang dahilan bakit hindi ka nag-grow sa spiritual life mong buhay. Yung iba sinisisi ang church na inaatinan niya. Yung iba sinisisi ang pastor. Ba't hindi ako nag-grow sa church na yan? Tandaan niyo po, si Satan ang dapat nating sisihin dahil siya ang umaatake sa atin para hindi tayo mag-grow sa spiritual life natin. At ngayon, ano po ba ang 5 enemies
of spiritual growth na humahad lang sa atin para hindi lumago. Number one is the enemy of doubts and unbelief. Naranasan mo na bang mag-anilangan sa napapakinggan mong pangangaral? Na-experience mo na ba na hindi mo tanggapin yung pinipreach at nagda-doubt ka at iniisip mo, hindi totoo yung pinangangaral na yan? Nananakot lang yung preacher na yan. Iyan ay pakana ni Satan. Sapagkat sa Luke chapter 8, ay may ipinaliliwanag po sa atin dito na isa pong talinghaga. Si Christ po ay nagbigay o nagkwento ng talinghaga sa Lucas kabanata 8, simula talatang 5. Ang maghahasik ay, ang sabi ay naghasik ng mga binhi. At ang iba ay nahulog sa daan. At ang sabi, ito'y natapak-tapakan lang ng mga tao at dumating ang ibon at tinuka yung binhi na inihasik. Pinaliwanag ni Jesus Christ ang kahulugan ng talinghaga. Ang sabi ng verse 11, now the parable is this. The seed is the word of God. Ang binhi na inihasik ay ang salita ng Diyos. The ones along the path, yung mga nalaglagan ng mga binhi no, na itinanim sa daanan are those who have heard. Sila na mga nakinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Katulad natin, nakikinig tayo. At tandaan mo, hindi porke nakinig ka, after this, okay na. Paglabas na paglabas mo, hindi ka pa nga lumalabas eh. Andito ka pa lang, lumalapit na si Satan. Hindi mo siya nakikita. Lumalapit na, sabi, the devil comes and takes away the word from their hearts. Lumalapit na si Satan at tinatanggal yung itinanim na binhi na salita ng Diyos sa puso mo. Ang sabi rito, so that you may not believe and be saved. So nawala na. Kaya pag nagtanong ang pobreng pastor, anong tinalakay natin noong nakaraan? Nakalimutan mo na. Kaya kailangan ka ngayong magharap ng mga sinulatan mo para maalala mo lang. Bakit mo nakalimutan? Nilapitan ka na ni Satanas. At ninakaw na para hindi ka lumago sa spiritual mong buhay. So alam nyo na ang nangyayari in the spiritual realm. Bakit mo nakakalimutan? Bakit nawawaglit sa isipan mo? Pagtapos mo makapakinig, paglabas mo pa lang dyan, tak, parang bulang na nawala na. Hindi mo na maalala kung anong tinalakay. Pagdating ng next Tuesday, nagtanong ang pobreng pastor, ano ang tinalakay natin? Wala na pong maalala ang iba. Bakit? Ninakaw. Saan ninakaw? Sa puso. Kaya hindi nag-grow ang isang mananampalataya. Bakit ganun? Parang hindi naging seryoso yung taong nakinig. Hindi niya alam, nagtanim na agad si Satan ng doubt and unbelief. Kasi kung pinaniniwalaan mo yung napakinggan mo, iingatan mo ito sa puso mo. Dala-dala mo yan, baon-baon mo yan. At maibabahagi mo nga yan sa iba eh. Maishishare mo yan sa iba. No? Hindi mo siya nakakalimutan. Alam mo pa kung kailan pinreach yun. O katulad niyan, ako. Ako ay nakadalo noong January 25, 1980. More than 43 years ago. Alam niyo, tanda ko pa rin kung ano ang text at ano mensahe ng aking pastor na napakinggan. First time ko. Matthew 16:24. Yung kanyang text, if anyone will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Mind you, first time ko lang, patakyan na agad yung naririnig kong preaching. Kasi kailangan mamatay ka sa sarili mo para makasunod ka sa Diyos. Oh, hindi ko makakalimutan yung topic na yun. That was 43 years ago. Hindi na nakaw sa akin yun eh. Ngayon, ikaw, maalala ba, ano yung unang-una mong preaching na narinig nang tumanggap ka kay Jesus Christ? Anong year? Anong date?
Naalala mo pa ba? O wala na lahat sa isipan mo? Nanakaw na ba yan ni Satan? Kailangan hindi ka papayag na manakaw yun ni Satan sa iyo. Kasi yun yung, kaya pansinin ninyo, yung mga mensahe namin more on self-denial, kahit noong pa ako nag-preach. Kasi yun yung una ko nakain eh. Yung if anyone will come after me, let him deny himself. Kaya kahit mga isang buwan pa na akong dumadalo, nagkataon na bagyo, signal number 3, baha sa lugar ng Top Avenue, eh yung inaatinan ko pa manding gawain ay yung ginagawa na Robinson sa ermita. Ginagawa pa lang yun, ginamit namin yun. Puro alikabok yan, wala kaming upuan na ganyan. Umuupo kami lahat dyan sa sahig. Wala kaming ibang gamit, pero umaatin po ay nasa mga 75 people. Doon ako nagsimula sa gawaing iyon. Oh. Ngayon, sinasagasaan namin yung mga baha. Signal number 3, wala makapigil sa amin. Bakit? Kasi yun yung message eh, na una kong tinanggap at kinain. Lagi kong naaalala yun. Tuwing may bagyo, sabi ng nanay ko, oh, nako, hindi ka kayo makakalabas ni Rowena. Signal number 3, tumantuwang nanay ko. Ay, hindi nai, pupunta kami. Ayan, umuugong, gulat niya eh. Lumalabas kami ng bahay, nakaano lang kami. At sinasabi, mga panatiko kayo. Huwag na kayong uuwi pa. Tawag sa amin, panatiko. Wala makapigil sa amin. Kasi bakit? Kasi yung word, yun ang pinaniwalaan ko na sinabi ni Jesus Christ eh. Kaya yun ngayon, may apply mo kasi siya eh. Pag hindi nanakaw ni Satan sa'yo, kahit ano mangyari, kahit may sakit ka, babangon ka para umatay ng gawain. Kasi yun yung naitanim sa puso mo na hindi mo hinayaan si Satanas nakawin sa puso mo. Naintindihan niyo po? Kaya noong ako'y maging preacher, yan ang mensaheng daladala ko nung araw. Noong nagpapastor ako dito ng bago-bago, mga 1987, yun ang mga mensahe ko, patayan. Ika nga, kailangan sumunod ka sa Panginoon. Kaya may mga daming comment, grabe naman mangaral naman si Brother Perdi. Talagang kailangan sumunod ka. Hindi nila kasi nalalaman yung background ko. Doon ako nakakilala sa Diyos sa mensaheng kailangan patayin mo ang sarili mo para sumunod ka sa Panginoon. Pag sinabing patayin ang sarili mo, huwag mong susundin ang gusto ng sarili mo. You need to kill what your body desires. Patayin mo yan. Ayaw ng sarili mo. Hindi ako papayag. Kailangan pupunta ako. Tinatamad ako. Hindi ako papayag. Pupunta pa rin ako. Wala kaming pamasahe. Sabi ko kay Wing, wala tayong pera. Walang pamasahe. Pupunta tayo. Atin tayo. Ako magkukunwari ako na konduktor sa jeep. Konduktor sa jeep. Sige, bayad na po kayo. Ang totoo, wala pa kaming bayad eh. Bayad na po kayo. O, kung taga-abot. Mamaya-mayan, malapit na kami umalis. Ma, sensya na ho, wala ho kaming pera eh. Okay lang, kasi nagkonduktor ako eh. Ganun. Ang problema namin yung pauwi naman. Ako, gumaya tayo ng pamamaraan. So, yun po eh. Walang pwedeng humadlang. Kasi pag ang salita ng Diyos, hindi nyo pinayagan, manakaw ni Satanas, ay kapatid, yan po ay mahahayag sa iyong buhay. So, yung doubt and unbelief, yan, kapatid, ay pakana ni Satanas. Inaalis ang mensahe na narinig sa preaching, maging sa pagbabasa natin ng Biblia. Kaya dito, nakakalimutan ng tao ang lahat ng mga itinuro sa kanya noong midweek service at maging noong Sunday worship service. Alam niyo na, kapatid, yun pala yun. Nalamangan ka ni Satanas. Tanungin mo ang katabi mo, ano ang topic nung last Sunday kung umating ka ng morning, PM1, PM2? Pag hindi niya masabi, bulungan mo, nalamangan ka na naman ni Satanas. Nanakaw na naman ni Satanas yung salita ng Diyos na inilagay sa iyo. Kasi nawala sa isipan mo lahat. Kaya nawala, kinuha ni Satan.
Yan po. Ito, nakikinig ka na naman. Nag-aabang na naman si Satanas yan. Lalapitan ka ni Satanas. Alam nyo ba, kung makikita mo lang ang itsura ni Satanas, nakangisi yun. Sabi niya siguro, ikatlo na naman, bibigtamahin ko na naman to. Pero this time, biguin mo si Satanas. Sabi mo, ito na yung huling pananagumpay mo sa akin. Amen? Sabi mo kay Satanas, ito na ang huli. Hindi mo na ako maluloko pa. Kasi ayaw niyang lumago. Kaya tingnan niyo, ang sabi, hindi lumago, yung pong itinubo. Tinanim na binhi, walang nangyari. Kaya ang Christian, hindi lumago. Walang nangyari sa kanya. Sino may kasalanan? Si Satanas. Si Satan, ang dahilan, bakit nakakalimutan mo lahat at hindi mo na pag-aaralan? Eh, ang galing pa ni Satanas. Kung maaari bumubulong sa iyo, huwag mong isusulat. Kaya mong kabisidahin sa isip mo lang yan. So, kaya wala ka nang notes, and then, pagkatapos nun, pinapaalala, wala ka nang maalala, wala ka rin mahanap na notes kasi wala kang pinagsulatan. Nalamangan ka na naman ni Satanas. Kaya kung pwede ka lang kamayan ni Satanas, kinamayan ka na. Congrats! Ganun. Eh, ilang beses kaya si Satanas pumapalakpak sa atin. Tuwang-tuwa si Satanas. At kanina, nagtatanong ako, si Satanas at si Lord, pareho nakatingin sa atin. Siguro sabi ni Lord, ayan, magtatanong si Perdibaga. Sabi si Satanas, mabibigo ka, Jesus. Kasi tiyak, ninakaw ko na sa kanila. Sabi niya, hindi lahat yan ay ninakaw ko. Tingnan mo, may nagataas lang kamay kanina. Kasi na may nagataas lang kamay. Hindi nagawang nanakaw. At tingnan mo naman, marami ang ayaw na magtaas ng kamay. Nakakalimutan nila at hinahalungkat pa nila. At nire-retrieve nila kung ano yung naging paksa. So, yan po, mga kapatid. Ang ikalawa po na enemy of spiritual growth is the enemy of pride. Ito, yung pride ay isa po sa pinaka mahigpit na kalaban sa ating paglagong spiritual. Ang sabi po dyan, pride ay thinking highly of ourselves. Yun po bang masyadong pinapahalagahan ang sarili. Ayon sa Pinoy version yan ng aklat ng Roma 12, talatang 3. Ano ang sabi ng Romans 12:3? For by the grace given to me, I say to everyone among you not to think of himself more highly than he ought to think. So, wag daw po siyang mag-isip ng totoong higit pa sa tingin niya sa kanyang sarili. Kaya nga po dito, ang pride, no? Makita ho natin, kapatid, ang iniisip ng isang tao, nakahihigit siya kesa sa ibang tao. Iyan naman ay pinaliwanag sa atin sa Pilipos 2:3. Ang pride o pagmamataas o kapalaluan ay pag-iisip na nakakahigit ako dito sa katabi ko. Parang sinasabing, pagandahan na lang, walang panama itong katabi ko sa akin. Pagandahan na lang, pasiksihan na lang, di ba? Patalinuhan na lang. So, ikinukumpara ang sarili sa iba, mas talented ako kaysa sa kanya. So, yan po ay isang pride na ikinukumpara ang sarili sa iba. Ang dapat na i-compare natin, ang sarili natin sa nakaraan. Nakaraan natin sa kasalukuyan. Pwede po yun. Kasi i-compare mo yung sitwasyon mo ngayon at yung sitwasyon na nakaraan sa buhay mo. Pero yung ikaw mag-compare sa ibang tao, yan po kapatid ay pride. Maring makita mo, you feel inferior. Parang feeling mo ay mababa ka kaysa sa kanya.
kaya nagagalit ka. That is pride also. Buti pa siya may pustiso, ako wala. Di ba? Buti pa siya may eyelashes, ang laki-laki. Ako wala akong eyelashes. Di ba? Masama ang loob niya. And also, pride is a feeling of superiority. Hindi lang feeling of inferiority, but superiority. Yan po ang nakalagay sa Philippians chapter 2, verse 3. Kasi pride is a wrong estimation of ourselves. Maling pagtingin sa sarili, yan ay isang pride. Pag ang tingin natin, nakakahigit tayo sa ibang tao, pride yon. Kaya wag mong iisipin, at tanong agad, ilang taon ka na kay Lord? 5 taon, dahil ko bata ako, 10 taon na ako sa Panginoon. Bata ka pa ako ka na magsalita, bago ka pa lang sa gawain. Yabang, ano? Di ba? Yan po ay pride. Yan, nakakahadlang yan sa paglago spiritual ng isang tao. Hindi po dapat batayan niya, matagal na siya kaysa kay Lord. Kasi hindi ako naniniwala dun. Kasi marami na ako mga na-meet na mga Christians na katulad natin, katulad mo, na yung iba nga ay halos wala pang 1 linggo. Nung makausap ko, nalulula ako eh. Di ba? Sabi ko, wow, sabi ko, ilang taon ka na ba kay Lord? Eh, 1 week lang po ako katatanggap ko lang kay Lord. Ibang klase ito, ang bilis ng growth ng tao. Saan ko na batayan na ang bilis ng growth niya? Kasi yung tao, professional. Pero ang sabi niya, gusto ko magpagamit sa Panginoon. Ano pong ano ministry ho ninyo? Taga-linis sa church. Ano ba trabaho ninyo? Sabi niya, siya'y department manager sa isang opisina. Sa G12 conference ko, na-meet yun yung tao. Kasi nga, di ba sa G12 doon umaatin, may katabi ako, eh medyo naka-Amerikana. Sabi ko, sir, yun pala ang ministry niya ay doon lang. Kita mo agad ang bilis ng growth. Bago pa lang sa Panginoon, gusto agad magpagamit at hindi naghahanap ng mataas na position sa church. Para sa kanya, tuwan-tuwa na daw siya magbuhat ng mga silya para i-prepare. Eh, pag umaatin po ba kayo sa church, naka-Amerikana kayo? Yes, naka-Amerikana ako. Pero taga-buhat ng mga silya. Di ba growth yun? Kasi, hindi niya tinitignan ng sarili niya, mataas siya kaysa sa iba. Ang tingin niya sarili niya ay hindi siya mataas. Tindihan niyo, kapatid. Wala siyang tinitignan na mababa lang yung trabaho niya. May na-meet din ako na nagulat ako, ano, usher siya. Pero pala, ang hanap buhay niya ay isang doctor of medicine. Pero nag-a-usher sa isang church. Kasi naimbitahan ako minsan para maging guest speaker. Eh, merong sumalubong sa akin, kinuha pa yung bag ko, dinala ko doon sa harapan. Thank you. Tapos mamaya, nag-abot pa ng bottled water sa akin. Pinagsilikuran ako. Mamaya nung matapos na yung service, kumakain. Eh, siyempre, medyo, pag kumain kasi ako, may mga nalalaglag na mga pagkain doon. Kasi mabilis ako kumain eh. May nalaglag ba? May excuse me lang, pastor, sabi niya ganun. Inangat niya, dililinis niyang ganyan. Sabi sa akin ng pastor, kilala mo yan? Ako, sino ka ba? Sabi niya, doktor yan sa isang medical center. Hindi lang basta isang doktor. Head siya ng isang department. Grabe. Sabi ko, ilang taong ka na kay Lord? 1 year pa lang ako kay Lord, pastor, sabi sa akin. Di ba growth yun? Walang pride eh. Amen po ba? Walang ka-pride. Ang gusto lang niya mag-serve kay Lord. Yan. Yan po, sinishare ko sa inyo yung maraming mga experiences ng ibang tao na hindi mo kakikitaan ng anumang pagmamalaki at pagmamataas sa puso nila. Kaya ang bilis ng growth. Hindi na ulit kami nagtagpo, pero siguro, ewan ko lang kung ano na nangyari doon. Talagay ko, lalo pang nag-grow yung tao sa Panginoon. Di ba? Kaya yung pride, kapatid, is the number one sin that God hates. Kaya pag meron ka niyan, ang tingin mo sa sarili mo ay
Halimbawa, nakaupo ka dyan, tapos na ang service, nakita mo, ang daming kalat dun sa tabi mo. Nakita mo, aalis ka. Siyempre, siya ba nagkalat naman ito? Dapat linisin nila yon. Hindi naman ako nagkalat yan. Yabang mo naman. Tsaka daw ako karapat-dapat dumampot, no? Kung kilala na ako, sino ko. Ba? Yabang, ano ha? Amen? Eh kahit sino ka ba eh. Dapat dumampot ka para makita man lang ng Panginoon sa iyo na marunong ka magpakambaba. Kasi kung ma-pride kang tao, number one kang kinamumuhian ng Diyos. Alam niyo ba yon? Pride is the number one sin that God hates. Bakit ko sinabing number one sin? Proverbs 6:16-17. Ang kinamumuhian ni Yahweh ay pitong bagay. Kaya nga, dyan po nagsimula yung may mga serious teaching na The Seven Deadly Sins. Kung napanood nyo yun sa YouTube, may nagpipits na ganyan, mga marami nagpipits, Seven Deadly Sins. At ang sabi, ito mga bagay na kinasusuklaman ng Diyos. Anong pinaka number one? Kapalaluan. Sa English ay pride. Dahil siya yung number one mention, ibig sabihin, yun ang unang-unang galit ang Diyos sa pride. Kung ang tao meron yan, di galit na galit din sa iyo si Lord. Hindi siya natutuwa. E paano ka lalago sa spiritual kung ikaw ay mismo ay may pride? Kalaban mo si Lord sa lahat ng ginagawa mo. You will not succeed. In everything that you do, you will not succeed. Mga marami mong pangarap sa buhay, you will get frustrated. Bakit? Hindi lamang kapatid na si Satan ayaw niyang magtagumpay ka. Maging si Lord. Hindi niya i-discern magtagumpay ka. Kasi ipagmamayabang mo yun na kahit wala ako, sabi ng Lord, ipagmamalaki mo ang iyong tagumpay. Hindi ako ang mag-glorify doon. Ayan. Tapos ano yung ikalawang kinamuhian ng Diyos? Kasinungalingan. Pagiging sinungaling. At ikatlo, pumapatay na walang kasalanan. Yan ang first three na deadly sin. Three sins that God really hates so much. At another thing pa, pride is God's enemy. Yan po ang kaaway o kalaban ng Diyos. Ang pride. James 4:6, but He gives more grace. Therefore, it says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. So, God opposes. Yung salitang opposes, nangangahulugan kapatid, kumakalaban ng Diyos sa mga taong mapapride. Maraming pride sa puso. Ang taas ng tingin niya sa sarili niya. Eh ang tanong dito, ano po ang dapat gawin para po mapagtagumpayan yung pride? Alam niyo kapatid, ang isa po sa pinaka makita natin na halimbawa na ang tao may pride, lack of prayer. Hindi niya pinapahalagan ang prayer sa buhay niya. Personal prayer. Kasi ang prayer, pag binasa mo sa gospel from book of Matthew up to the book of John, si Jesus Christ ang nakikitaan ninyong lagi nagpipray. Why? Pag inanalisa ninyo yung binabasa ninyo, si Jesus nag-spend ng many hours overnight prayer si Jesus. Pagkatapos saka siya ngayon, kapatid, gagawa. Pinapakita niya yung kanyang total dependence sa Father. Complete dependence. Ibig sabihin, buong pagtitiwala sa Father. Ni kahit katiting, hindi siya nagtitiwala sa sarili niyang kakayahan. Kaya siya dumudulog, hinihingi niya yung tulong ni Father sa kanya. Alam niya, without God's intervention, hindi siya magsasucceed. Bago ka pumasok sa school, magpipray ka na samahan ka
sa paggawa ng assignment, samahan kanya. Pagpapakita ng humility yun. Di ba? Sa paglabas mo sa bahay, hihingi ka ng gabay muna kay Lord bago ka lumabas ng bahay. Pagpapakita ng pagtitiwala sa Diyos, humility rin yun. Kasi alam mo, kung wala ang gabay niya, pwede ka mapahamak at hindi ka makauwi ng buong na buhay kung wala ang patnubay niya sa buhay mo. Kaya dito, nakita ho natin, to overcome pride, we need to come in a secret place to pray. Kaya pag ang isang tao ay prayerful kay Daddy God, hinahanap mo, hindi mo makita, yung pala, nagpipray pala sa isang sulok. Pumupunta ka dito, wala namang service, yung pala, magpipray ka lang dito mag-isa. You know, yun ay pagpapakita mo na hindi ka nagtitiwala sa sarili mo. That is an expression of your humility before God. Tinuturuan tayo ni Jesus, but when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. And your Father who is in secret will reward you. And pray like this, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. What's the purpose of our prayer? It is not to insist our own desire. Kaya ka magpipray kasi sisiksik ko sa puso ng Diyos, Lord, gawin mo naman to. Lord, bigay mo naman to. Kaya ako magpipray. Hinihingi ko kay Lord, Lord, gawin mo to. Hindi ganun ang tunay na prayer. Ang tunay na prayer, Lord, let your will be done. Lord, hinihingi ko po yung kung anong kalooban nyo. May gusto akong mangyari, pero ayoko yun, Lord, eh. Gawin mo yung gusto mo. That is ang tamang prayer. Kaya, isabihin ang prayer, kapatid, ay ito'y pag-humble kay Lord. Ito'y pagsira at pagwasak sa pride. Kaya pag nagsimula ka ng mag-pray at lumuhod sa Panginoon, dinudurog mo ang espiritu ng pride na yan sa buhay mo. Kaya nagiging humble ka. Kaya ang isang taong makikita ninyong prayerful, natututong magpakumbaba sa Panginoon. Nagiging humble siya. Kasi pag siya'y nagpipray, dinudurog yun. Maliban kung nagpray siya at ang layunin ng kanyang prayer ay ipipilit niya yung gusto niya. Lord, pag hindi niyo binigay, tatalikod na ako. Sige kayo. Hindi na ako dadalo kahit kailan. Hindi na ako ate ng cell group pag hindi niyo siya binigay sa akin. Naku po, ano ba yun? Ano bang prayer yun? Pag hindi natupad yung aking pangarap, Lord, ayoko na. Titigil na ako sa pagdalo sa gawain. Ganun ba ang tamang prayer? Mali. Tinuruan tayo ni Jesus, pray like this. Your kingdom come. Dumating nawa ang iyong kaharian. And your will be done on earth as it is in heaven. Mangyari ang kalooban mo dito sa mundo katulad ng kalooban mo sa langit. Yun pala, pag nanalangin pala tayo, lahat ng gusto natin, huwag mong ipipilit kay Lord, gusto ko to. Bill mo ko niyan, bill mo ko nun. Ano yun, kapatid? Hindi, idudulog mo siya kay Lord. Lord, magpakita ka sa akin ng senyales. Kung siya ba talaga? Ah, Dodi, ang ganda ng ngiti ni Dodi. Siya nga ba talaga ang binibigay mo sa akin? Hindi yung Lord, kung hindi mo siya ibibigay sa akin. Ayan na, nagbanta ka na sa Lord. Hindi ganun ang right prayer. Kaya hindi ka mag-grow. Kaya magulat kayo, pag nagbasa kayo ng mga aklat, aklat ni Oswald Chambers. Wow, mga pang-devotion niya. Paborito-paborito yun na marami mga Christians, yung book ni Oswald Chambers, na gusto sa devotion nila binabasa yun. Magugulat ka na bakit nakakaranas sila ng spiritual growth. Kasi doon, pag binasa mo yun, babasagin ka talaga sa lahat ng mga wants at desires mo. At ang mimitiin mo, Lord, yung gusto ko. Kasi doon sa journal na yun ni Oswald Chambers, tinuturuan po tayo doon papaano ang tamang paglapit sa Panginoon.
sa larangan ng prayer. Binabasa po yan ng napakaraming Christians if they want na mag-grow sa kanilang spiritual life. Kasi, isa sa manifestation ng lumalago ka, marunong kang magpakumbaba. Marunong kang yumuko. Nag-away kayong dalawa. Diba? Nag-away kayo ng kapatid mo. Hindi kayo nagbati ang kanina. Pupuhatin ka ngayon sa church. Pagbalik mo, nilalapitan mo siya. Anong tawag mo sa isang sa ate mo? Ate? Ate, sorry na. Pag, eh, huwag mo ko kakalibitin. Sorry na, ate. Ikaw ang nagpapakumbaba. Nabasag yung pride. Ibig sabihin, nag-grow ka na. Yun po yun eh. Pag natuto ka, natuto kang mag-sorry sa taong nasaktan mo, sa tao kapatid na ika nga ay parang nagkaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan at unawaan. Pumapasok ang spiritual growth doon. Naunawaan nyo, mga kapatid. Next natin. Number three enemy is the enemy of lust. Ito po ay katlo po na humahadlang sa spiritual growth natin. Lust o pita ng laman. 1 Peter 2:11, New American Standard Version. Beloved, I urge you as foreigners and strangers to abstain from fleshly lusts which wage war against the soul. Ito ang kumakalaban sa atin. Araw-araw yan. Ano yan? Ang tawag ay fleshly lust. May tatlo yan eh, na lust. Lust of the flesh, lust of the eyes, at yung tinatawag na pride of life. Pero lust din yan. Anong explanation ng pride of life? Lust for power and lust for fame. Yun. Lust for power and lust for fame. Yan. Yung tatlong yan, kapatid, na kumakalaban po sa atin. At dito, sa lust na ito, alam niyo po ba na ang lust for food is the door to any other lusts? Yun po bang pag nanasa mo sa pagkain ang siyang pintuan para po mapagarian ka ng iba pang mga pagnanasa? Sa Ezekiel 16 verse 49, marami tayo, familiar tayo sa book of Genesis chapter 19. May ano ba sa Genesis chapter 19? Doon po, kapag sa Genesis chapter 19 ay nilipol ng Diyos ang lahat ng tao sa lupain ng Sodoma at Gomorrah. At ang Genesis 19, ang iniisip natin, kasi naging mga bakla at tomboy yung mga tao nung time na yun. Kasi binisita si Lot ng dalawang angel, kapupugi. Nakita ng isang lalaki, sinabihan ang lahat ng mga lalaki doon sa Sodoma na meron nakita silang pugi. Tapos, nung nanananghalian na itong si Lot, kasama yung dalawang bisita niyang anghel, nagulat siya, may sumisigaw, Lot, lumabas ka dyan, ipakilala mo naman kami sa iyong bisita. Nang pong buksan niya ang pinto, nagagalit sila kay Lot. Pag sinabing gusto na lang makilala, ayun, bumasok sa ito yung salitang ginosko. Pamilya na kayo sa salitang ginosko. Naalala niya yon o nakalimutan niyo na naman. Yung salitang ginosko, yung to know. We want to know your visitors. Yung salitang know na yon, ginosko, maraming definition yan eh. Isa doon, they want to have a sexual relation. Gusto nilang galawin yung bisita. Sino yung mga lalaki na yon? Lalaki yun. Eh, ang angel, di naman nagpakita ang babae. Lalaki din ang itsura. So, they want to have sex with the angels. So, nagkaroon ng pusong babae yung mga taga-Sodoma. Last po yun. Ngayon, pagdating sa Ezekiel chapter 16, binabanggit kung ano raw po ang mga kasalanan ng Sodoma. Wala ka makikita rito patungkol doon sa ganoong lust for same sex. Kundi ang makikita mo dyan ay arrogance, plenty of food. Sa ibang translation ay gluttony.
katakawan. And carefree is, but she did not help the poor and the needy. Hindi sila tumutulong sa mga taong nangangailangan. Kasi bakit? Mga masisiba sa pagkain. At alam na natin kung bakit ang tao palang masiba sa pagkain, mahina pagdating sa larangan ng tukso sa laman. Pagdating sa temptation ng lust, mahina ka dyan kung hindi ka marunong magpigil sa pagkain. Hindi ka marunong magdisiplina sa pagkain. Basta kumalamang sikmura, food. You're craving for food. Food, food. Kaya pag kumatok ngayon yung another lust, ang dali mong gumib up doon. Kasi mismo yung food, hindi mo kayang kontrolin. Kaya nga, yung pag hindi mo kayang kontrolin ang pagkain, hindi mo rin kayang makontrol ang tukso ng laman o ng mga pagnanasa ng laman sa buhay mo. Kaya hindi ka mag-grow sa iyong spiritual na pamumuhay with regards to that matter. Alam niyo po ba, pagkain ang dahilan kung bakit ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan. Hindi po mansanas yung pinag-uusapan po doon sa Book of Genesis chapter 3. Nang makita ni Eva na masarap kanin, di ba? At tatalino ka, hindi po mansanas yung walang binabanggit na yun ay apple. Wala pong, basta ang sabi lang ay forbidden fruit. Yun lang ang sinabi doon. Pero nang makain niya ng unang tao, nahulog sa kasalanan ang tao at ang sanlibutan ay napaalipin sa kamatayan. Dahil sa food, sino ang ginamit? Ginamit ang serpiente na pinasukan ni Satanas. Alam niya kasi ang kahinaan ng tao ay pagkain. Pagkain. At pag hindi ka nakapagdisiplina sa pagkain, aalipinin ka niyan hanggang sa alipinin ka rin ng iba't iba pang mga hangarin, masasamang hangarin ng mundo. Ngayon, kung pag-aaralan ho ninyo, ang unang tukso na naharap ni Jesus Christ ay patungkol sa pagkain. Inisip ni Satan, nagtagumpay siya sa unang tao kay Adam and Eve, at inisip niya, ito yung Redeemer, tutuksuin ko rin siya patungkol sa pagkain. Kaya, nung magutom si Jesus sa wakas, ano ang sabi ni Satanas? Gawin mong tinapay itong batong ito. Gutom ka na. Ang tanong, kaya bang gawin ni Jesus na yung bato maging tinapay? Yes, kayang-kaya niya. Pero pagka ginawa ni Jesus yun, sobrang hayok naman si Jesus. Di ba yung bato, gawin tinapay, kailangan makakain ako doon, kapatid. Mahuhulog si Jesus sa kasalanan. Pero, anong sabi ni Jesus? Matthew 4:4. Sino nakakabisa sa Mateo 4:4? Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. So, hindi nang tagumpay si Satan. Kaya si Jesus Christ na buhay, overcome niya ang lahat ng lust. Tandaan niyo, si Jesus Christ na magkatawang tao ay totoong tao, hindi po tau-tauhan. Talagang nasa laman siya ng magkatawang tao. Subject siya na matukso. Subject siya, kapatid, na alipinin ng lust. Pero bakit na control ni Jesus na hindi siya maalipin ng sari-saring makamundong pagnanasa? Dahil po, hindi niya kayang talunin ng desire sa food. Yung food kayang kontrolin ni Jesus Christ. Ano ang ilalaban natin sa lust? Fasting. Yung fasting ang ilalaban mo. Lalo na ngayon, malakas ang hatak ng lust. Pag sinabing lust, nariyan ang kalibugan. Nariyan ang masamang pag-iisip, masamang pagdanasa. Nariyan lahat yan. Lust yan eh. At hindi lang ang lust na yan, pati mata. Gusto mo makapanood ng mga bagay na hindi maganda. Gusto mo makakita ng mga bagay na
bagay na hindi maganda. Lust din po yun. Gusto mong magkaroon ng mga bagay na wala ka. Di ba? Lust din yun. Ngayon, kailangan makontrol mo ang sarili mo para mag-grow ka. Kaya yung iba, hindi nag-grow kasi naaalipin ng lust. Pag sinabing lust, sa Tagalog ay makamundong pagnanasa. Hindi tayo mag-grow pagka po, kapatid, hindi natin na-control yan. Paano ko po makukontrol para mag-grow ako sa spiritual na buhay? Mag-ayuno ka. Sa English ay fasting. What is fasting? Abstinence from food for spiritual purposes. Liliban ka sa pagkain, sa layunin na gumawa ka ng spiritual na bagay. Kahit once a week, kahit hindi naman buong araw ka mag-fasting, huwag kang kakain ng gantang hali. O sa gabi, hindi ka nakakain. Mapipigilan mo, maramdaman mo, lumalakas ka. Yung hatak ng mundo, you can say no, no, no. Kasi yung appetite for food, nakukontrol mo siya eh. Kaya kahit kinakalabit ka ng tukso, you can say no. Kasi natuto ka ng matrain ng no, no. Sabi na si Kumura mo, kain, no. Kailangan tumikim ka niyan, no. Di ba? Kaya pagka tinitempt ka rin sa ibang aspeto ng buhay, you can learn to say no. No, no, no. So, makakapaglago ka. Alam nyo, yung iba nahadlang sa paglago, di ba? Naalipin ng lust. Noong una, okay na okay siya eh. Naramdaman niya presence ni Lord pag nagpipray siya. Kaya lang, dumadating yung mga temptation sa atin. Natetempt tayong gumawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Dapat we must say to learn no. Paano po maititrain ko ang sarili ko na magsabing wag? Di itrain mo ang sarili mo na wag kumain. Wag. Kahit paborito mo pa yung ulam, wag. Nakatakda ko mag-fasting ngayon. Ang ulam ay ginisang bunggo. Paborito mo yun. At kasama pa ang pinritong dalagang bukid. Naku po, nakatakda kang hindi kumain ngayon. Hindi po ako kakain. Grabe, ang tindi ng control mo doon. Pag na-control mo siya, pag may ibang temptation, masasabi mo rin, no. Kasi tinrain ka, fasting, Mateo 6, 16 hanggang 18. Tinuturuan tayo ni Jesus para mag-grow. Kaya yung iba po, nag-grow sila. Iniisip natin kasi, ang fasting, akala pag nag-fasting ka, mag-grow ka na. Hindi po. Ang fasting, tutulong lang sa'yo para tinitrain ka magsabi ng no sa iba pang mga temptation sa'yo. Kasi yung food reality yun eh. Naramdaman mo yung cravings eh. Nakikrave ka eh, di ba? Nakikrave ka for food eh. Pinipigilan mo ang sarili mo, huwag kumain. No, pwede kumain ngayon. Hindi ang tindi ng iyong discipline. Pag may dumating na ibang temptation, ang tindi rin ng discipline mo. Kaya mabilis ang spiritual growth ng isang tao. Wag lang ang layunin mo ay magpapapayat ka lang. Hindi yun. Kasi pagka nagpa-fasting ka, kahit hindi yun ang layunin mo, liliit talaga ang baywang mo. Pero hindi liliit ang baywang mo kung once a year ka lang mag-fasting. Once a year. Hindi. Dapat yan, magkaroon ka ng regular fasting sa isang linggo. Isa o dalawang araw. Nakita mo sa sarili mo, uy, nakakatanggi na ako. Halimbawa, meron ka lagi na kukumit na sin everyday. Parang yun ang weakness mo eh. Pag kumatok yung sin, yung temptation yun, nagagawa mo agad. Subukan mo kapatid, itrain mo ang sarili mo sa pagkain.
Yung pagkain, hindi ako kakain muna sa gabi. Pagdating ng 5, wala nang kainan yun. Magbabasa ako ng Bible at magpipray kasi makatulog ako. Natitrain ka ngayon. Natitrain ka, natitrain ka. Magugulat ka ngayon. Dumating yung temptation na dati pag natukso ka doon, ang bilis agad bumigay ka. Ngayon, aba, may, ano na? Ano na? Nai-ignore mo na siya. Hindi mo na siya nakukumit. Ayan. Kasi nakakatulong yung ginawa mong fasting na yun. Okay? Last. Up next natin ay number 4 ay greed. Sa Tagalog ay kasakiman. The enemy of greed. Ephesians 5 verse 5. For this you know with certainty that no sexually immoral or impure or greedy person which amounts to an idolater has an inheritance in the kingdom of Christ and God. Ang sabi sa Tagalog, alam niyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay o sakim. Ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pag sinabing kasakiman, dinidefine ang kasakiman sa panghihinayang na mabawasan ang pera mo. Tama po ba ako? Kasakiman yun. Naku, sumahod ako ngayon ng 10,000. Kung magta-tides ako, yan, mag-struggle ka na ngayon kasi mababawasan yung pera mo eh. Marami pa din akong bibilin ngayon. Hindi ka magta-tides. Ang tawag doon ay kasakiman. Hindi ka mag-grow. Kasi hindi ka natututo na maging generous giver. Hindi ka natututo maging generous. Kasi umiiral ang kasakiman. Mababasa ho ninyo, kapatid, na ang greed can be overcome by generous giving. Ang spiritual growth ay mabilis sa early Christians. Bakit? Bago natin basahin ang 2 Corinthians 9, verse 8, Acts chapter 4 po muna tayo, verse 32 hanggang 35. Ang bilis mag-grow ng mga early Christians sa spiritual nilang buhay. Pakita nga natin sandali yung Acts chapter 4, 32 to 35. Nagkaisa ang mga mananampalataya dyan. Na yung kung ano ang meron siya, ibabahagi niya sa kanyang kapwa mananampalataya. Pakibuksan nga natin doon sa Acts 4, 32 to 35. Sis, sino ba ang bantay dyan natin? Ayan. 32. Yan. And all the believers when one in heart and mind. No one claimed that any of his possessions was his own. Walang sino man ang nag-claim na yung tinatangkilik niya ay sa kanya lang. At ang sabi rito, but they shared everything they had. Ibinabahagi nila kung mayroong blessing sa akin, may kasosyo kayo sa blessing. Binibigay nila. Verse 33, with great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus and much grace was upon them all. Verse 34, there were no needy persons among them. Walang nangailangan sa sino man. For from time to time, those who owned lands or houses sold them, brought the money from the sales, 35, and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone as he had need. So nakita ho natin dito, kapatid, yung pagiging generous ng mga unang mananampalataya. Kaya yung spiritual growth ay mabilis nilang na-experience sa kanilang buhay. Kasi giver ho sila. Sa 2 Corinthians 9, verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa.
dapat alam mo kung bakit ikaw ay binibless ni Lord financially and materially. Para gamitin mo sa mabubuting gawa. Hindi para lang sa sarili mo yan. Verse 11, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Kaya nakita po natin dito na napakaraming mga nag-grow spiritually ay giver. No? Hindi nila sinasarili kung ano ang meron sila na ibabahagi nila lalo na sa mga taong nangangailangan. Mapipil niyo po yun na kayo'y nag-grow. Mararamdaman niyo po yun eh. Aang umaangat ang spiritual na buhay mo. Kasi yan, sa pagiging giver, nadidevelop sa'yo yung parental heart. Kasi hindi ka tutungtong doon sa stage ng pagiging spiritual parent in the Lord kung hindi ka, kapatid, sinasanay ng Lord na gumawa ng mabuti sa tao. Kaya yung pagiging giver o pagiging generous ng isang tao ay isang pamamaraan para ma-overcome niya yung greed o yung kasakiman. Kasi makakalaya ka sa idolatry. Hindi nanghuhulugan na hindi ka na sumasamba sa ribulto, laya ka na sa idolatry. Kasi kung sumasamba ka pa sa ribulto, hindi ka mag-grow spiritually. Eh. Kailangan makalaya ka dyan. Kaya lang, may another form of idolatry. Walang ribulto. Ang ribulto, hindi nakikita nandun sa loob ng puso. Ano yon? Yung kasakiman. Yung panghihinayang na mabawasan ang pera niya. Halimbawa, kung magtatides ka kay Lord, nanghihinayang ka magtides kasi mababawasan nga naman ang pera mo. Hindi ka mag-grow doon. Walang spiritual growth sa'yo. Paano ka tutuntong sa spiritual growth kung may idol pa rin sa heart mo? Kaya nilinaw dito ni Apostle Paul na ang walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang mga gumagawa nito, immorality, tapos kasakiman, na uri ng pagsamba sa Diyos Diyosan. Paano ka lalago kung ikaw mismo pinahayagan na ng Bible na hindi ka papasok sa kaharian ng Diyos dahil sakim ka pagdating sa larangan ng pera? Diba? Pinanghihinayangan mo yung pag-release mo ng pera. Pagtulong mo sa tao. Gusto mong bigyan ng 100. Hindi, 5 piso na lang. Piso na lang. Ito. Nagbigay ka nga. Kaya lang, makakabili pa ba ng ulam yun yung tao? Nagugutom nga eh. Tapos tuwan-tuwa ka naman. Ako, nagbibigay ako, kaya lang piso. Saan naman bibili mong piso? Ni candy nga, wala kang mabiling piso. 2 piso na ngayon eh. Di ba? So, yan po ang itinuturo sa atin. Yung pagiging greed, kailangan ma-overcome ng greediness. Sa Mateo 6, talatang 20, hindi, ano yan eh? Mateo 6, talatang 19 hanggang 20. Pakita nga po natin yung talatang yan. Mateo 6, talatang 9 hanggang 20. 19 hanggang 20. Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Sapagkat may magnanakaw. Yan sabi. At may mga kalawang na sumisira sa mga iyan. Verse 20, kundi mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Wow. Mag-grow ka pala, spiritual. Kasi nag-iimpok ka, nag-i-invest ka sa heaven. So may spiritual growth kang mararanasan. Kaya you cannot serve both God and Mammon. Hindi mo pwedeng paglingkuran pareho ang Diyos at ang Mammon. Ang ibig sabihin ng Mammon, ito ay God of wealth. Diyos ng kayamanan.
ang ibig sabihin ng mammon. And last but not the least, number five, na enemies of our spiritual growth is the cares of life. Lucas 8 talatang 7 at talatang 14, may nanaglag naman sa may damuhang matinik. At nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo roon. Pinaliwanag ni Jesus ang kahulugan. Verse 14, ang mga nahasik naman sa mga matitinik na damuhan ay ang mga nakinig sa salita ng Diyos. Ngunit nang tumagal, sabihin, nagpapatuloy na dumadalo. Katulad mo, Sister Chelsea, nagpapatuloy na dumalo ng gawain. Kaya lang, nang tumagal, ang sabi rito ay nadaig sila ng mga alalahanin sa buhay, mga pangangailangan, mga problema sa buhay, at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Dahil dito, hindi nahihinog ang kanilang mga bunga. Walang nangyayaring paglagong espiritual. Nadadaig ng mga alalahanin sa buhay, mga pangangailangan sa buhay. Nadadaig ng mga kalayawan sa buhay. Yan po. Cares of life. Ang siyang pong ika nga ay humahadlang. Ano ang manifestations ng care of life? Worry. Kaya pag binasa nyo ang Matthew 6 verse 25 hanggang verse 31, do not worry what you will eat, what you will drink, and what you will wear. Yan po. Do not worry. Huwag kayong mangamba o huwag kayong mga takot. Ngayon, to overcome, paano mapagtatagumpayan ang cares of life para lumago ka? Wala na ba? Next natin. To overcome the cares of life is to trust God with all your heart by seeking first the kingdom of God and His righteousness. Magtiwala sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-una sa Diyos, sa Kanyang paghahari at ang Kanyang katuwiran. Mateo 6:22-23, hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ninyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos. At ang pamumuhay na ayon sa Kanyang kalooban, ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. So, yung cares of life, kaya hindi nag-grow. Halimbawa, dati active yan. Eh, dahil walang makain, maghanap ng trabaho. At yung trabaho nyo, dun sinubsob ang sarili sa trabaho. Wala nang time para pa dumalo ng cell group, wala nang time para mag-pray personally, wala nang time para umatin ng Sunday service, hanggang sa nawala na siya ng interest pa sa paglilingkod sa Diyos. Sinong dumaig sa kanya para hindi siya magpatuloy lumago yung pangangailangan niya sa buhay? Kaya pag tinanong, Chelsea, ba't di ka na umaatin? Ay, may trabaho ko ngayon. Pwede ako magkatabaho, mabubuhay ba pamilya ko? Yan. Wala tayong masasabi doon. Tahimik ka tayo doon. Siyempre nga naman, mabubuhay nga ba naman pamilya kung di siya magkatabaho? Kaya lang, na-overcome siya ng cares of life. Hindi niya binalanse. Pwede ka naman kasi nagkatabaho at the same time. Hindi pa babayaan, siyempre, yung mga tungkulin mo para kay Lord. Katulad ng ginagawa ng mga kapatanan dito, magtanong, ko naman, ginulat mo naman si sister. Buti naman, wala sakit sa puso ito. Kaya, magtanong ka sa mga nagtatrabaho na yan. Di ba? Tingnan nyo, nasa, binabalansin nila ang lahat. Ganon. Amen? Yan. Importante yan. Kaya ikaw, ano pangalan nito? Kapatid ito ni ano eh? Ah, kapatid mo ba to? Ikaw ba yon? Ano pangalan mo, sis? Cheska. Cheska. Esa si Chelsea. Ganon siya. Halos magkakatunog sila, no? Si Cheska. Ilang taong ka na, Ches? 15 years old. Balang araw. Bale, hindi mo pa ako nauunawaan dito. Pag ikaw ay naging isang ganap na dalaga, may tatapos ka ng pag-aaral mo, at magtatrabaho ka na, tatandaan mo to. Hindi dapat daigin ng cares of life ang iyong spiritual growth.
kailangan gamitin mo yung trabaho mo para lumago ka. Sa paanong paraan? Di, mag-witness ka. Dalin mo ang church doon sa pinagkatabuhan mo. Sabihin, mag-share ka doon. O di may Bible study ka na. Dalawa lang ang sinesharean mo, okay na. Di ba? Hindi mo napapabayaan. Nagagamit ka ng Panginoon eh. May dalawa ka tuloy na ano. So, sabihin, talaga nagpapatuloy ka. Pwede kang mag-grow doon. Ganun po ang ibig sabihin yan. Okay? So, may natutunan po ba tayo? So, ngayon, i-grouping po kayo. Sis, paano ba sila ang grouping? Paki-handle? Announce mo sa kanila. Nakakaroon po tayo ng group dynamics. So, taglilima po per group. Pwede po tayong mag... Kung sino na lang po yung malapit sa inyo, huwag na po kayong mamili. Sige, and then, circle ka mo. Apo, meron po tayo mga circle, questions. Kindly in-circle your chairs. Para po magkaroon kayo ng... May sasagutan ho kayo. Okay, group dynamics. Ito ang pag-uusapan ninyo. Alin sa limang enemies of spiritual growth ang gumagawa sa iyo para hadlangan ka na lumago? I-open up mo yan. Sa lima na yon, tandaan mo. Ngayon, kung nakalimutan mo, ang bilis agad na kami agad. Walang ipapakita dito kung ano yung limang enemies na yon. Kasi kailangan wag mong hayaan na manakaw na kaaway. Ngayon, kung katabi mo walang ma-share, sabi mo, ninakaw agad, di ba nag-uumpisa? Ikalawa, ano ang natutunan mo para malabanan mo ang five enemies of spiritual growth? At ikatlo, ano ang enemies of spiritual growth? May mga nakalagay ako dun eh, na ilang minuto, pero tinanggal nila eh, yung mga announcement ko eh. May binanggit ako dyan eh, para may limit. Pero hindi sinama. Teka, tignan ko lang ha. Sinend ko yun eh. Sinend ko yung aking text message dyan, na may limit yan eh, para hindi matagal.